Punta kami ngayon sa DMV para kumuha ng state ID. Yan. Para kumuha ng state ID ko kami dalawa. Oh, you know they can take your picture, ID right? ko. Really? Yeah. Oh, bawal pala mag-picture doon, guys. So, tingnan natin. Pero bibigay ko yung mga requirements ko ng mga ginawa o yung requirements. Okay, malapit na. Namin sa DMV. Ayun guys, pag nando ang mabilis lang naman yung tawag nun? Mabilis lang naman yung process guys. So ang una guys, pagdating mo, kung wala kang appointment, pila ka dyan? Sa Temecula, right? Papapasukin ka guys ng guard guys, tapos pakita mo lang yung fill out mo online. Grabe guys, ang dami na agad, ang bilis. Punta kayo doon sa desk. Honestly, pagkapasok mo, dito yung pintuan, nandyan yung guard. Pagkapasok mo dyan, table na. Tatanungin kayo kung anong ID. Ang kinuha lang sa akin guys, yung sa mga wala pang ID. Ayan, dito. Ang meron lang tayo, passport with visa, di ba? Ang gawin nyo lang, punta lang kayo sa DMV ng state nyo. And then, kuha kayo ng state ID. Again, state ID. Ang ano nga pala, kinukuha din guys ang state ID guys sa kuhanan din ng driver license. Ang hiningi sa akin guys ay yung passport ko with visa. My ID is to show that you're related to me or proof of residency. Yeah, proof of residency tsaka no, marriage certificate. Yeah. Again, ang requirements ay passport with visa, proof of residency, and yung marriage certificate po ang kinuha sa akin. Ibigay nyo na yun, sasabihan lang kayo guys na ano, na maghintay sa waiting area or maghintay na tawagin ang number na ibibigay sa inyo. Magsusulat sila sa papel ng number tapos makikita nyo yan sa screen. Hintayin yung tawagin kayo kasi verification pa ng information nyo. So, for example, now serving G191, window 10, punta kayo doon tapos ibigay nyo yung, yung passport or requirements na binigay nyo kanina doon sa harapan. Pag nasa G191 window 10 na rin kayo, i-check nyo yung information nyo and then magbabayad kayo ng $33 tapos mayroong fee. So, 33.76 ang binayaran namin. Pero, depende siguro yan sa state ninyo. So, di ko alam. Pero sa akin, 33.76. And then, pag natapos na yon, na-check na lahat, sasabihan kayo na punta kayo sa photo area kung saan kukuhanan kayo ng picture. Tapos, pag nandun na ka, for example, tapos na kayo sa G191, punta kayo sa photo area, pila kayo. And then, ilalagay nyo yung right thumb nyo. And then, signature. Tapos, ipicturean kayo. Tapos, pagka-picture sa inyo, all set na, pwede na kayong umuwi. Makukuha nyo ang ID nyo 2 to 4 weeks. Yun ang sabi sa akin, 2 to 4 weeks. Ang sa amin, for delivery. Dito pala guys, sa kanila, di ba sa Pilipinas, di ka pwedeng pwede ka mag-smile pero di pwedeng kita ang ngipin. Dito guys, kita ang ngipin. Natuwa nga ako pagkakita ko yung isa, naka-smile lang siya ng ganon. Yung isa naman, yung bata, ganito. Ganyan sila. Oh, kakaiba. Sa Pilipinas, hindi ganyan, di ba? Di pinapakita ang ngipin. Pwede mag-smile pero hindi kita ang ngipin pag sa postal ID natin, di ba? So, ayan lang naman. Gusto ko lang share sa inyo yung experience ko sa pagkuha ng DMV ID card or state card. So, ayan lang. Thank you so much guys for watching. Bye! Guys, before po pala kayo pumunta sa DMV, please make sure po na nag-apply na po kayo online. May fill upan kayo online. Ilalagay namin yung link dyan. Ayan. Dyan yung link para makapagano kayo. Makapag-apply ng state ID. Hi guys, nakuha ko na rin yung sa DMV ko. Ayan, nakuha ko na siya kanina. Pero according dito, October 5, 2021. So open na natin. To try online first. Nakalagay dito, try online first. Ayan. Yeah.
Jasapi. Diyan, charan. Ayan na yung ID. Ang nangyari dito, guys, August 2, nag-apply ako para sa card. Friday before last week of September, tumawag ako sa DMV kasi di ko pa nga nare-receive yung card ko. And according doon sa paper ko, kailangan ng legal presence. So, ayon, tinawagan ko ang legal presence. So, ilalagay ko na lang yung number. Check ako kung may lalagay ko yung number. If not, check nyo sa blog description. Yan. Always mag-check. So, ayun. Happy lang ako at meron na akong ID. Lagay ko na lang sa description yung more information na di ko nasabi. Kaya na din ang susunod. Apply na kayo para meron na kayong green card, meron pa kayong real ID. So, ayun na. Thank you so much for watching. Bye!